Welcome back to my channel. So for today's video, hindi na naman nakapag-intro si Mamshi. At ngayon na naman tayo mag-i-intro dahil itong video na to, it's all about the, simple anniversary celebration dahil anniversary namin ni Papshi as boyfriend and girlfriend. Yes, may pag-anon pa si Mamshi, di ba? Sine-celebrate kahit hindi naman na dapat. Pero ako kasi mas gusto ko yung ganun eh. Mas gusto ko yung kahit hindi na dapat yun ang sineselebrate, pero gusto ko sineselebrate pa rin yun kahit papaano kasi anniversary namin ni Papshi. B, happy anniversary! Happy anniversary! So ngayon sa video na to is gagawa tayo ng lechon manok ala baliwag, and papakita ko na rin pala sa inyo yung video namin kanina kaya hindi na rin ako nakakapag-intro kasi gawa ng nagutom na si Mamshi. Nagutom na si Mamshi and kaya kami magluluto ng lechon manok dahil bibinyagan na natin ang ating bagong oven. Yes, papakita ko pala sa inyo dahil meron na tayong bagong oven. Yay! Ito na ang ating bagong oven. O, diba? Talagang sumama pa talaga si Mamshi. Para meron tayong thumbnail, diba? So, meron na tayong bagong oven and bibinyagan muna natin to ng lechon manok. Yun muna yung itatry natin dito sa ating oven. Tapos, susunod dyan is magkatry kami ng mga empanada or mga pizza or magbe-bake-bake tayo dito. Kaya, sobrang naka-happy! Meron na tayong oven! So, umpisahan na natin ang ating pagluluto ng ating lechon manok ala baliwag. So, it's lunch time. Meron tayo dito ngayon na chowking. Ayan, 6 pieces na chicken. And meron tayo dito nga pansit. At syempre, meron tayong kontis na mango bravo. Ayan. Ayan ang lunch natin today kasi nga anniversary namin ni Papshi ngayon. Kain tayo. So, ang mga ingredients ng ating chicken ala baliwag, meron tayo dito nga 6 tablespoon ng toyo. Meron din tayo dito 6 tablespoon ng liquid seasoning, and meron tayo dito 6 tablespoon ng oyster sauce at saka 1/4 na rock salt. And meron din tayo dito black pepper, tsaka syempre yung chicken, 1 whole chicken, and lemon grass or tanglad. Tsaka dapat meron tayong water dito na 10 glass of water. Okay, nababad na natin siya, pero mas maganda pa rin na mas matagal nababad, mas malasa yung mangyayari na lechon manok. So, lalagyan na natin siya ng tanglad or lemongrass. Lemongrass, may tama. Ayan, ito na yung ating manok. Nilagay na ni Papshi dito sa oven. Kaya lang nahalaglag talaga yung tanglad. Kasi gawa na, hindi namin siya natali. Gawang wala talaga kaming mahanap na tali eh. Pero okay lang naman daw yon. Kaya lang maglalaglagan lang talaga yung nasa loob. Pero tingnan natin kapag naluto na kung talagang anong lasa, anong kakalabasan nitong lechon manok na to. Ayan, luto ng ating lechon manok. Pinatay na ni Papshi yung ating oven.
Tingnan natin kung luto na dahil naka 1 hour and 20 minutes naman na siya. So, hahanguin lang ni Papsi maya-maya. And tingnan natin kung anong lasa ng ating lechon manok ala baliwag. Ito na ang ating lechon manok! Nakakatuwa, nakapagluto na tayo ng lechon manok. Bakit sa camera parang medyo sunog-sunog? Pero sa personal naman, hindi ganun totally sunog-sunog siya. So, it's taste test! Tignan natin kung bloody pa siya. Wow! Yung usok! Wow! Yay! Hindi na siya bloody! Wow! Titikim ka din, Jay. Yes! Hi, sir! Ayan! Sobrang lambot niya! Ayan, oh, sobrang lambot. Grabe. Grabe, oh. So, tikman natin kung anong lasa niya. Kahit wala itong sauce na, babe. Ang sarap! Ang sarap! Lalo na yung pinaka, ahem. Lalo na yung pinaka balat niya, ang sarap, ang lasa. Wait. Perfect. Walang sinabi yung ano, walang sinabi yung baliwag. Ano to, lechon, ano pala to eh, lechon manok ala bloody. Lechon manok ala bloody, ang sarap. Solid. Ayan, titikman daw ni Noah. Sarap. Kahit hindi mo nalagyan ng ano, kahit hindi mo nalagyan ng sauce, masarap na talaga siya. Tikman mo, okay? Dahil meron na nga rin tayong oven, meron na rin tayong mga pang bake. Ayan, meron na tayong ganito. Hindi ko alam yung mga pang cupcakes. Kasi isang set na rin naman namin siya na kuha. So, meron na tayong ganito. And yung pang icing. Tapos, ayan. Meron na rin tayong hand mixer. Tapos, ito. Hanabishi yata. O, tama. Hanabishi yung ating isang mixer. Tapos, ito. Ito yung sa mami ko nga na binigay niya noon dati. Pero, sinama ko na rin siya kasi gumawa tayo ng thumbnail. And meron din ganito. Hindi ko pa masyadong alam kung tama yung paglagay ko. Hindi ko alam kung dito ba ito talaga. Tapos ito, hindi ko pa rin alam yung mga yan. So, pag-aaralan ko pa muna kung paano. Tapos meron din tayong mga, ayan, ganyan. And ito, hindi ko pa rin alam yung mga yan. Pangapanukat-lukat, ano ba to? Ayun, measuring spoon, adjustable measuring spoon. Tapos itong mga ganito, hindi ko rin to alam. Oh, diba? As in, halatang-halatang walang alam si Mamshi. Pero mapag-aaralan naman yan. And meron namang YouTube, kaya madali na. So, meron nagre-request sa atin na pa-review or patignan tong, tong oven natin or tong gas range natin na may oven. So, Technic yung kanyang, brand. Ano siya ng part na siya ng Technogas eh. So, akala ko yung Technic, ano siya, iba pa siyang brand. Yung pala, ano siya rin ng Technogas. So, yung nabili namin is 4 burners to. Ayan, 4 burners. Ito, yung medyo maliit para kapag kayo mag-iinit-init ka lang. Tapos, ito yung mga pang ano na talaga. Tapos, meron din ditong ano, yung electric. Meron kasi itong saksakan. Wait. Ito yung saksakan niya para dito sa electric. Medyo madumi kasi hindi ko pa siya ganun na pupunasan, pero di electric siya. Tapos sa mga ganito naman is 6 yun, may nakalagay naman na dito kung para dito sa una and sa pangalawa, sa pangatlo and sa pang-apat. Tapos ito na yun kapag kayong dito sa oven yata ito eh, alam ko sa oven to.
Tapos yung may igniter, ignite kung tawagin. Pero bumili na nga kami ng ganito kasi para mas madali. Kasi dating ginagawa namin is isasaksak namin yung ano, yung sa electric. Tapos saka namin ito pipindutin kasi wala pa nga kami nung ganito na lighter. Tapos kapag inanam mo naman to dito sa may oven, meron na yung kasamang mga ganito, ganyan. And yung parang pang ano ng... Ano to yung pang inano namin sa lechon manok. So, yun lang. And quick review lang din to. Okay naman siya and maganda naman siya gamitin. And, masasabi ko naman sa kanya is, okay na okay din talaga pala. Kasi pangarap talaga ng mami ko magkaroon kami ng ganito. Kaya, ayun. So, nagkaroon na tayo ng oven. Gas, hindi ko alam kung anong tawag kapag ganito gas range with oven. Parang ganon.